Check, check, check. In focus. Looking good. Okay. All set. Ano? Isang may ikaw na dito? Oo. Ako na. Sure ka. Sandali. Andali, dali niya. Okay. Sige ha. Yan. Galing. Galingan mo dyan, oo, ha. Welcome to Advanced Filmmaking Part 3. Camera sensor sizes. Let's roll the intro. Para mo kong pro. Nang b**a, oo. Teka. Huwag mo na i-roll yan. Gumaganti ka ba? Medyo. Huwag tol, nakaka-g**a. Ang sarap pala dito, no? Oo na, sige na, hindi na kita g**uin sa susunod. O, alam mo na ang pakiramdam. Pa isang episode lang. Isa lang. Isang episode lang, ha? Oo nga, isa nga lang. Sige. Tuloy ko na. Okay, let's roll the intro. Para mo kong pro. Gawa ka ng sarili mo, hindi niya. Ginagaya mo lang yung akin, eh. Hindi ako nang gagaya. Tangi, naririnig tayo. Ayun na. Salita ng salita, eh. Hindi ako nang gagaya. Never ako nang gaya. Ikaw itong nang gagaya. Ayun na. On-cam ka na. Originality, ha? Ay. What's up, everybody? John Ryan here, and boy, marami salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel namin. Today, dadagdagan ko ang alaman ninyo pagdating sa advanced filmmaking dahil puro kayo basics, puro mga kahinaan ang itinuturo sa inyo nitong Ryan Odential na to. Rule of thirds, camera movements, pero yung false color, ha, pinahirapan false mo sila doon, tanga. Dapat advanced filmmaking yun, dapat advanced hindi yung filmmaking yun? Basics. Saka nakakita ng beginner filmmaker na nag-false color? Wala. Tanga po. Sure ka bang ganyan ka magtuturo? May mga bata kaya, puro kamura. Oo, bakit? Kaya nga ako nandito sa advanced filmmaking kasi wala mga banu dito, eh. Puro banu yung mga nanonood ng filmmaking basic series mo, eh. Teka lang, ha. The views and opinions expressed by the host do ano not yan? State or reflect those of the company and its management. Mukhang lang. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host hindi magsasara tong channel mo, may prangkisa ka pa, the management and the channel. Mukha kang tanga, no? Naninigurado lang. Okay. Sabot ka kasi na sabat, eh. Magturo ka na. So yun nga, this is Advanced Filmmaking Part 3, Camera Sensor Sizes. In this video, pag-uusapan natin ang iba't ibang sensor sizes ng mga cameras, their differences, crop factors, and ano nga ba ang mga pros and cons nila. Ngayon, kung alam mo na to, huwag ka nang manood. Lipat mo na lang sa kokomelan tong YouTube mo, bata. Let's start this out sa pamamagitan ng pag-define kung ano nga ba ang isang image sensor sa isang camera. An image sensor is a solid-state device, the part of the camera's hardware that captures light and converts what you see through a viewfinder or LCD monitor into an image. Think of the sensor as the electronic equivalent of film. Wikipedia yan, eh. Hindi. Techhive.com. Mali ka, no? Parehas lang yun, kinopyo. In short, ang isang image sensor ay yung nagka-capture ng image. Ito yung kumakapture sa ilaw or sa light papasok sa camera mo. Kung walang sensor ang camera mo, wala kang makakapture na image. Kung wala kang makapture na image, itapon mo na yung camera mo. Hindi camera yan pag walang sensor. Huwag ka nang mag-filmmaking. Wala kang future dyan. Chill. Eh, yun yung linyahan ng mga walang tiwala sa skills at sa pangarap mo. Nasabi na rin ba sa'yo yan? Oo naman. Pero ito na ako ngayon. Sa mga nagsabi niyan sa akin dati, p***y lahat. Sorry. Oh, minuto niya. Di ka rin nakapagpigil. Bait-baita ng p***. Ayun na nga, ang sensor ay isa sa mga pinakamahalagang parte ng camera nyo. Pero alam mo ba na may iba't ibang sukat ang mga image sensor? Meron tayong tatlong image sensor sizes. Ito ay yung mga usual, ha. Alam ko may mga sensors din ng ibang cameras like yung mga phones nyo and drones. Pero pag-uusapan lang natin today is yung three main sensor sizes sa mga DSLR, mirrorless, and cinema cameras. Okay? Sa mga expert masyado dyan, no? Hindi ko isasama dito yung Super 35 dahil gagawin ko yan ng ibang video. Hindi ko rin sasama yung medium format. Baka magdugo ang mga kanilang mga utak, no? Magpo-focus lang ako sa tatlo. Ang tatlong sensor sizes na ito ay ang full frame, cropped sensor or sometimes called APS-C, and ang micro four-thirds sensor. Luckily, I have them all in here, in the attic. Marami akong pera, eh. Filmmaker ako, eh. Ha? Nabili ko lahat yan dahil sa filmmaking. Ayan. Siya na po kayo. Dami kong gamit. Medyo may pagkamayabang lang ng konti talaga itong tao. Filmmaking lahat yan. Ha? May ilaw. Okay. Now, let's talk about the first image sensor size. The full frame sensor.
Ang full-frame sensor ay yung pinakamalaking sensor size sa tatlong nabanggit kong sensor sizes. Hango ito sa original 35mm size na film negatives noong panahon ni Ryan Odensial. Yes, 35mm po ang sukat ng mga lumang film negatives. Pero since digital age na at wala ng film negatives, yung 35mm na sukat na yan ang pinagbasihan ng full-frame sized sensor. 35mm ang lapad ng sensor na ito. Yes, the bigger sensor size ng camera nyo, meaning mas magiging malaki din ang body ng camera nyo. Pero meron ng Sony A7C, maliit and compact pero full frame. Baka hindi niya alam yun. The bigger sensor also gives you larger pixels sa image mo, thus also giving you more image size kasi nga mas malaki yung light na pwedeng ma-capture ng malaking sensor. Ano nga ba ang mga camera na may full frame sensor? Ito ang dalawa sa mga examples. I have here a Sony A7S II and a Sony A7 III. They are both full frame cameras. Sa mga nakakaalam ng presyo nitong mga to, salamat kasi you did the research. Hindi mga tanong ng tanong na parang walang Google at YouTube. Full frame cameras tend to be more expensive. Dahil nga mas malaking sensor size, mas malaking camera body ang kayang kumarga sa sensor na to. Mas malaking body, mas mahal. Pero bakit mas mahal yung Sony A7 III sa Canon 60D? Eh, di ba mas malaki yung Canon 60D sa Sony A7 III? Ba? Akala ko magaling ka. Natural, ang Canon 60D po ay DSLR yan. Yung Sony A7 III naman, mirrorless. So malamang mas maliit yung Sony A7 III dahil mirrorless nga. Ito, turo ko na rin sa kanila. Oh. Sa mga bano dyan, kaya po malaki ang DSLR bodies kasi may mirror sa loob na nag-flip every time na kukuha ka ng pictures. Yung mirrorless kaya maliit lang ang kaha kasi mirrorless nga. Walang mirror na nag-flip sa loob pag kumukuha ka ng pictures. Additional lesson po yan ha. Bera mo ko dito. Mas mahal ang Sony A7 III sa Canon 60D kasi una, luma na yung Canon 60D. Pangalawa, kasi crop sensor lang si Canon 60D. Hindi siya full frame. Back to full frame. Ito ang iba pang mga halimbawa ng full frame cameras. Ito naman ang mga pros or advantages ng full frame cameras. Una, since ito ang pinakamalaking sensor sa tatlo, ito ang makaka-capture ng mas maraming ilaw at information sa image mo, which resulting to better low light performance. In short, mas mabisa siya sa low light. The Sony A7S II is known for being a low light beast. Isa sa mga dahilan dyan ay ang pagiging full frame niya. A full frame camera will produce better quality images at high ISO sensitivities than cropped sensor cameras. Ang isang full frame camera ay nakaka-capture ng mas malalaking pixels. Dahil dyan, nakaka-capture ito ng higher proportion of light. Ang result niyan ay cleaner images. Ang mga cropped sensor cameras or APS-C cameras ay mabababa lang ang maximum ISO range compared to the maximum ISO range ng full frame cameras. Pangalawang advantage ng full frame ay may mas maganda itong dynamic range. Ano nga ba ang dynamic range? In photography and in filmmaking na rin, the dynamic range is the difference between the darkest and lightest tones in an image. Generally, pure black and pure white. Sa madaling salita, mas mataas ang dynamic range, mas flexible ang highlights and shadows. So pagdating sa image quality, color correction, and color grading, mas magiging maayos ang resulta nito. Meaning, mas magiging true to life ang image quality kung mas wider ang dynamic range. And full frame has a wider dynamic range. Pangatlong advantage ng full frame sensor is mas madali mong makukuha yung gustong gusto nyong bokeh effect or depth of field. Kayo mga pupunta sa malalayong lugar para mag-shoot ng model sa sceneries tapos ibobokeh nyo lang yung shot, edi naka-blur lang din yung background, edi hindi na nakita yung sceneries. Nagpunta pa kayo sa malayo. Galing din eh. Kung di nyo pa alam yung depth of field or bokeh effect, banuka. Panoorin mo yung filmmaking basic series ni Ryan Odensial. Pero syempre, depende pa rin yung depth of field sa aperture ng lente nyo, ha? Pang-apat na advantage ng full-frame camera is walang crop factor ito sa mga lenses na pang-full-frame, syempre. Meaning, mas nagagamit mo to the full extent yung mga binili mong lente for full-frame. So, pag ang full-frame lens mo ay 50mm, 50mm lens mo siyang magagamit. Pag ang full-frame 50mm lens naman ay ginamitan mo ng cropped sensor body, magkakaroon ito ng crop factor at magiging 76mm lens na ito. Ang ibig sabihin lang, mas may extra pixels or information ka pag full-frame ang camera mo compared to a crop sensor camera. We will discuss crop factors later, okay? The last advantage of having a full frame camera is you'll have more professional features. Which brings me to the first disadvantage of having a full frame camera. Full frame cameras are too damn expensive. The second disadvantage of a full frame camera is full frame lenses are too damn expensive. Third disadvantage of full frame cameras,
they are usually bigger and not compact. The fourth disadvantage of a full-frame camera is, dahil nga mas maraming information ang nakaka-capture nito sa image niya, mas matakaw ito sa storage space. And storage media like SD cards and CFast cards are too damn expensive. So sa madaling salita, ang pinaka-disadvantage talaga ng full-frame is, pamumulubi ka. Yun lang naman. So ang full-frame cameras ay ang kadalasang gamit ng mga professionals. Dahil nga may kinikita na sila at may pambili na sila ng body, lenses at mga accessories nito. Pero depende pa rin syempre sa cameras at sa tao mismo ha. So kung hindi ka pa masyadong pro at wala ka pang panggastos para sa isang full-frame camera, you might want to try having a camera that has a smaller sensor size. Yung mas maliit na sensor size na yan ay tinatawag na crop sensor cameras. Or minsan tinatawag ding APS-C. Basically, ang cropped sensor or APS-C ay slightly smaller than a full-frame sensor. Kung ang full-frame sensor ay 35mm in its longest edge and 24mm in its shortest edge, ang cropped sensor or APS-C naman ay may 22mm along its longest edge. So, mas maliit lang ng konti sa full-frame sensor. Mas maliit na sensor, mas maliit na image ang ibibigay sa'yo nito. As we can see here sa isang example ng image, mas maliit yung sakop ng cropped sensor or APS-C. That's why it's also called crop sensor. Kasi may crop factor ito compared to the image that is being produced by the full frame sensor. It has a crop factor of 1.53 times or minsan 1.6 times depending on the brand. This is a Canon 60D. This is a cropped sensor or APS-C camera. This is a Fujifilm X-A2. This is also a cropped sensor or APS-C camera. Ngayon, pagtabihin natin si full frame at si cropped sensor or APS-C. Makikita natin dito yung difference nila pagdating sa size. Mas malaki si full frame, malamang kasi nga full frame. Size lang naman ang kaibahan nila. Pero dahil sa kaibahan nila sa sensor size, that resulted to lots of differences pagdating sa pros and cons. Here are the advantages of cropped sensor or APS-C cameras. Una, dahil nga mas maliit yung sensor, mas liliit yung camera body. Mas magiging compact ito, lalo na kung mirrorless ang body. Pangalawa, dahil mas maliit ang camera mo, mas konting pyesa ang nasa loob nito. So ang resulta is magiging mura yung kamerang yan. APS-Cs are more affordable than the full-frame cameras. Pangatlo, cropped sensor or APS-C lenses ay mas mura compared to full-frame lenses. Pang-apat, dahil nga cropped sensor ito, may added reach ka sa subject mo. So yung 50mm full-frame lens mo, magiging 76mm na siya pag ginamit mo sa cropped sensor body. Panlima, ang mga lente ay ginawa ng mga manufacturers para magkaroon ng sharpest image sa center of the frame. Halos lahat ng lente yan. Ang pinakamagandang image ay yung nasa gitnang area. Now, if you are using a full-frame lens on a cropped sensor camera, magkakaroon ito ng crop factor. At ang matitira na lang is yung majority ng center image, thus giving you the sharpest image quality. Kumbaga tinanggal mo na yung edges na hindi naman ganun ka-sharp, no? So ang natira na lang ay yung gitna ng image, which is yung pinakamagandang parte. O yung mga bano dyan na walang pera, na masyado naman kayo nagdidiwang dahil sa mga advantages ng cropped sensor or APS-C cameras. Ngayon, ito naman ang mga disadvantages nito. Una, not that good in low light. Mas maliit na sensor, meaning mas konting ilaw ang pumapasok sa camera mo. Ending, iaangat mo ngayon yung ISO level mo. Mas mataas na ISO levels, mas magiging grainy and noisy yung image mo sa low light. And usually, mas mababa ang maximum ISO range ng cropped sensor or APS-C cameras compared to full-frame cameras. Pangalawang disadvantage, dahil nga mas maliit yung sensor ng cropped sensor compared sa full-frame sensor, mas konting information ang ibibigay nito sa'yo. Pati na rin sa pixel size, resulting to a not so high dynamic range compared to the full frame sensor. Mas mababang dynamic range, mas kailangan mo ng mas maraming effort sa color correction at color grading. Pero hindi ko sinasabing mas pangit ang image quality ng cropped sensor ha. Mas maliliit lang yung pixels at mas mababa lang yung dynamic range. Pero not to the extent na basura na compared sa full frame. And depende pa rin yan sa megapixels ng camera mo. Ano pa bang disadvantage ng cropped sensor or APS-C? Wala naman ah. Hindi ka mukhang pro pag naka-cropped sensor ka. Grabe naman, hindi naman ganun yun. Kasi di ba kapag pro ka, may pambili ka ng full frame. Di ba, tsaka mga accessories. Guys, hindi sukatan ng professionalism ang uri ng kamerang ginagamit mo. Excuses. Lalo na ang sensor sizes. Frame, kaya ka naka-APS-C. Yun yun. The views and opinions of... Oo na. Joke lang. Joke, ano ka ba? Wala yan sa kamerang gamit nyo, guys. Nasa kliyente yan. Ha? Paano nasa kliyente? Di ba? Pag malaki o sikat yung kliyente mo, mas nakaka-pro.
Ito naman ang mga examples ng cropped sensor or APS-C cameras. O siya, ang next at last na sensor size na i-discuss ko ay yung Micro Four Thirds na sensor. Micro Four Thirds, ito ay yung pinakamaliit sa tatlong main sensor sizes sa ating mga digital cameras nowadays. Kaya Micro Four Thirds dahil ang sukat nito ay 4 parts along the long one side and 3 parts along the shorter side. And ayun nga, mas maliit ito compared to the first two sensors na nabanggit natin. Pero being small doesn't mean it's worthless. Aria, a Zeekam E2 M4 is a Micro Four Thirds camera, but it's a cinema camera. Weird ba? The Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K is also a Micro Four Thirds camera, but it's a cinema camera. Oo nga, kaya nga may cinema sa pangalan. Wait. Gusto ko lang ipunto to, no? Hindi sa size nagkakatalo ang mga bagay-bagay, ha? Sa performance yan. Siguro maliit yung, yeah, pep, yung camera mo. Bawal bastos dito. Kasi nga, diba, si Aria, maliit lang, pero come on. Eh, pero babae si Aria, eh. Anong maliit? Oh, eh, akala ko bawal ang bastos dito. Tama na, baka ano pang lumiit at lumaki dito. Tigil ka dyan. Here's a comparison. Pagtabi-tabihin natin ang full frame, cropped sensor or APS-C at ang Micro Four Thirds sensors. As we can see here, sobrang liit na ng Micro Four Thirds. So, dun lang din naman nagkatalo sa size. Oo nga, di ba ang Pinoy compared sa mga Australiano maliit? Anong maliit? Lalo na pag tumigas parang bato. Ha? Di ba nga, nung nag-away yung mga Pinoy at Australiano sa FIBA World? Ano sinasabi mo? That time, ang Pinoy maliit, pero nung tumigas, di ba, nakipag-away sila, tigas pa sa bato, di ba? Ah. Di ba, alam mo yun? Ah. Pero wag po kayo makipag-away, ano? Di po tamang makipag-away, no? Love lang po. Uy, okay ka lang? Hmm? Feeling ko nahihibang na ako sa maliit at malaki, eh. Nilalasan mo utak ko. Anyway, mabalik tayo sa Micro Four Thirds. Kung ang cropped sensor or APS-C ay may cropped factor, lalo namang merong cropped factor ang Micro Four Thirds. Kung ang full-frame sensor ay mayroong 35mm on its longest edge, at ang cropped sensor or APS-C ay mayroong 22mm on its longest edge, ang Micro Four Thirds naman ay mayroong 17mm on its longest edge. Kung ang cropped sensor or APS-C camera ay may 1.53 or 1.6 times crop sa full-frame sensor, ang Micro Four Thirds naman ay mayroong times 2 crop factor sa full frame sensor. So mas malaking parte ng image ang kina-crop mo sa Micro Four Thirds body if you are going to use a full frame lens with it. We will discuss the crop factors after the advantages and disadvantages of the Micro Four Thirds, okay? So wait lang. Dapat kasi inuuna mo yun para mas naiintindihan nila. Bakit ba? Nakikialam ka. Pag inuuna ko yun, edi parang Ryan Odential version na to. Kaya nga ako nandito para ibahin ko, di ba? John Ryan Pogi nga, di ba? Kanya-kanyang decardits yan, man. Bahala ka. So ayun, here are the advantages of a Micro Four Thirds sensor. Una, dahil nga mas maliit yung sensor, usually, mas compact yung mga cameras that has Micro Four Thirds sensors. Eh bakit yung BMPCC 4K ang laki? Di ko trip yung itsura yung BMPCC 4K na yun. Sorry sa mga may BMPCC 4K dyan, ha? Pero ayoko na 4K. Pero I know, maganda yung image quality niya. No? Ayoko lang talaga ng itsura. Nawala na yung ano. Kanina pa ba ito wala? Ba't di mo sinasabi? Kaya na, binali ko na. Malaki yung BMPCC 4K or yung Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K kasi nga malaki yung monitor niya siguro. Hindi eh. Ewan. Basta mag-agree ka na lang. Ayun nga, mas maliliit din yung ibang cameras with a Micro Four Thirds sensor. Hindi man lahat, pero karamihan. Second advantage is you'll have more reach pagdating sa focal length. A 35mm full-frame lens on a Micro Four Thirds body is equivalent to a 70mm lens. Third advantage is Micro Four Thirds cameras are cheaper than full-frame and cropped sensor cameras. But it depends sa features ng camera mismo. Pero usually, Micro Four Thirds cameras are a lot cheaper. Now, here are the disadvantages of a Micro Four Thirds sensor. Una, uhaw ito masyado sa ilaw. Dahil nga, mas maliit yung sensor, mas konti yung ilaw na pumapasok sa camera, resulting to a bad performance pagdating sa low light situations. And dahil mas mababa din yung maximum ISO range nito compared to a full frame camera. Pangalawa, mas maliit na sensor, mas maliliit na pixels ang meron nito. Mas maliliit na pixels, mas mababa yung dynamic range. Mas mababang dynamic range, mas mag-i-effort kang magkulay to get that look na gusto mo. Meaning, hindi siya ganun ka-flexible. Pero let me be clear, these advantages and disadvantages ay didepende pa rin sa camera. Not just sa Micro Four Thirds, pati na rin sa full frame at cropped sensor or APS-C dahil hindi lang naman sensor ang basihan para masabi mong perfect
ang camera na yan para sa'yo. Nandyan pa rin naman ang ibang features gaya ng high frame rates, availability ng mga in and out ports, focus and exposure assist tools, mga ganun. So, sa madaling salita, wala yan sa size ng sensor, ha? Nasa paggamit pa rin yan. Now, here are some examples pa ng mga cameras na may Micro Four Thirds sensor. Ngayon, let's discuss the crop factor. Ano nga ba ang crop factor? In digital photography, the crop factor, format factor, or focal length multiplier of an image sensor format is the ratio of the dimensions of a camera's imaging area compared to a reference format. Most often, this term is applied to digital cameras relative to 35mm film format as a reference. TechHive.com para niyan. Hindi, Wikipedia na. No, mali ka pa rin. Sabat-sabat ka kasi eh. Sa madaling salita, ito yung sukat ng naka-crop each time na gumagamit ka ng iba't ibang focal length ng lente sa iba't ibang uri ng sensor sizes. Nabanggit ko na kanina ang mga crop factors nitong tatlong sensor sizes na ito. Well, correction, dalawang sensor sizes lang ang may crop factor. Full frame doesn't have a crop factor if we are using a full frame lens. Ito para mas maintindihan yun. I am now shooting with my Sony a7 III. This is a full frame camera. Right now, I am at 35mm focal length. Ito yung sakop ng full frame. Now, let me enable the APS-C mode sa aking Sony a7 III. Ayan, APS-C sized sensor na lang ang ginagamit niya ngayon. As you can see, mas lumiit yung sakop ng image dahil nga may crop factor na nangyari. Hindi ko inabante or inatras yung camera, ha? Same position lang din to. Di rin ako nag-zoom in. From 35mm full frame focal length, naging parang 50mm na lang ang focal length pagdating sa APS-C. 53.55mm to be exact dahil nga 1.53 times yung crop factor ng full frame to cropped sensor. Mas lumiit yung image or mas nag-zoom in yung image. Mas konti yung sakop ng APS-C compared to the full frame equivalent. Now, let's see pag Micro Four Thirds na. Now, I am using the Seikam E2 M4 which is a Micro Four Thirds camera with the same 35mm focal length. As you can see, lalong lumiit yung sakop ng image dahil nga 2 times yung crop factor from full frame. Hindi ko ginalaw yung pwesto ng camera dito at nung tripod din. Hindi ko inabante, hindi ko rin inatras. Hindi rin ako nag-zoom in or out. Same position, so from 35mm full frame focal length, naging 70mm na yung focal length dito sa Micro Four Thirds. Times 2 ng 35 is 70, so there. Ngayon, kung cropped sensor or APS-C camera ang meron ka or Micro Four Thirds camera ang meron ka, para makuha mo yung same focal length ng nasa full frame which is 35mm, ang kailangan mong gawin ay mag-zoom out or kung hindi man zoom lens ang lente mo, umatras ka na lang. Isa pa nga palang bagay na kailangan yung i-take note, pati ang aperture ng lente ay magbabago, hindi lang ang focal range. Yes, depth of field will also be compromised by the crop factor. Pero pag-uusapan natin yan sa mga susunod pang mga videos. Kasi ang haba na nito eh. So ayan na po ang Advanced Filmmaking Part 3 nyo. Sana po tigilan nyo na ang pagkabano at matuto na kayo ng advanced filmmaking stuff. Uulitin ko, ang mga nabanggit kong advantages and disadvantages ng mga camera sensor sizes na yan ay depende pa rin sa brand and unit ng camera. And hindi sensor size ang basehan ng isang magandang camera. Walang kamerang perpekto. Pero perfectong filmmaker, meron. At ako yun. Boom! It's over. Ganun magturo? Masaya ka na. Sakto lang. Pero isa pa nga palang paalala, no? Kung natuto ka at nagustuhan mo itong video na to at iba pang mga kabanuan itong taong to, no? Pakisubscribe naman. I-click mo lang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bagong videos kami ni Ryan Odechan. Once again, this has been John Ryan. Thank you so much for being here and see you in the next Advanced Filmmaking episode. Wait, teka. Akala ko ba isang episode lang? Bakit parang gusto mo pang umulit? Tanungin mo sila kung sino mas gusto nila magturo dito sa Advanced Filmmaking. Kau ba o ako? Oo nga. Sino ba mas gusto nyo magturo? Guys, come on! Diba? Comment nyo dyan. Sino mas gusto nyo? Ha? Come on!